Dear Heavenly Father, we gather here today as we embark on the fourth season of our portal online program show in our school. We thank you for the opportunity to come together and share our knowledge, talents, and experiences with our viewers. We invite your presence to be with us as we begin this new season. Grant us wisdom and creativity as we produce each episode that our content may inspire and educate our audience. Help us to deliver our messages with clarity, sincerity, and impact. Guide our discussions and interviews, that they may be filled with meaningful insights and thought-provoking ideas. Bless every member of our team, from the host to the performers and directors, for their dedication and hard work. May we work together in harmony and unity, supporting one another and lifting each other up. Help us to create an atmosphere of respect, kindness, and cooperation. We pray for the success of our show, that it may reach and positively impact the lives of those who tune in. May it be a source of encouragement, inspiration, and enlightenment. May it foster understanding, promote learning environment, and contribute to the evangelization and Christian formation of our school community. We commit this new season into your loving hands, trusting that you will guide and bless us every step of the way. May your light shine through us, and may we bring honor and glory to your name. We ask all these things in the name of Jesus Christ, our Lord, through the intercession of Our Lady of Candles and Saint Bartholomew. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and all right, good morning, everyone! All right. Kumusta? Okay, here we are again for another brand new episode of the CSBN portal, okay? So, I am Ma'am Charmaine, and of course, I'm not alone. Ayoko mapag-isa. Kasama ko ngayon ang tatakbo. Okay? Tatakbo ng what position? Presidency position. Okay, so kindly introduce yourselves. I am Josuel P. Solis from the Wisely Party List. I am running for president. All right, good morning, okay. Everyone. I am Mr. Janus Audrin Arbadel, running for the presidency of Slade Party List.
Okay, I thought mahina yung boses. Pero naririnig naman tayo. Okay, so ano nga ba yung topic natin? Ano yung pag-uusapan natin ngayon, Janus, Jersey? Ano ba yung topic? What is the matter that we need to discuss and we need to ponder now? So yung pag-uusapan po natin ngayon ay yung yun nga po, for this month po is kasi yung month po na to is Suicide Prevention Month. So ano nga po ba yung Suicide Prevention Month, ma'am? Okay, I see. So suicide pala. So ano yung suicide? Of course, by definition, okay? And self, of course, self-explanatory yung ano niya, yung word niya. It's an act, okay? It's an act of killing oneself. Okay? So if you are thinking about killing yourself, even if it's idea mo lang, okay? That's still considered suicide. Kapag nagko-commit ka, of course, and completed suicide, that's suicide pa rin. Okay? So, yeah, there you go. That's the definition of suicide according to the World Health Organization. Alright? So, ask ko lang po sa inyo, ma'am, why do we need to know about suicide po? What is its impact on us po? Okay. So, yun, punta mo tayo dun sa ano ha, bakit natin kailangan, okay? Kasi itong suicide kasi, it's a sensitive topic, okay? So, sa Pilipinas, being a conservative country tayo, na ano tayo, no? Parang iba yung dating sa atin pag narinig natin yon. Do you agree with me? Okay. Yes, so, naniniwala kasi tayo, kami mga mental health advocates, na knowledge is power. Okay? Kapag alam mo yung isang bagay, the more na magiging cautious ka doon, magiging vigilant ka. Kasi you have the information that you need. Okay? So, kailangan mapag-usapan itong suicide kasi dumadami na po yung cases ng suicide. Okay? At dati kasi, yung mga generation before millennials, hindi siya pinag-uusapan. Kasi, let's say na lang, hindi widespread yung information, yung awareness about suicide. Okay? Unlike nitong generation ng from millennial to pataas to alpha, sobrang widespread. Yung mental health advocates kasi sobrang aggressive in terms of naging open, naging aggressive sila in spreading awareness regarding suicide. Okay? So, and contrary to the belief na maraming Pinoy, lalo na sa mga ano natin, yung mga nakakatanda na natin na hindi dapat pag-usapan yung suicide kasi baka ma-trigger, hindi po. Okay? Instead, nakakatulong ito para mabawasan yung cases ng suicide kasi dumadami po yung cases ng suicide lalo na noong simula ng pandemic. Okay? At napansin niyo ba nung pandemic dahil nagiging usapin na din siya. Oo, naging usapin siya, naging ano na din siya sa Senate. Okay, pag-usapan anong pwedeng gawin kasi nga hindi na napipigilan yung sobrang dami ng cases ng suicide. Okay, so ayun, at dahil din sa technology, dahil sa internet, yung information, okay, mas widespread po. Yes, that's right. Okay, yeah, next. Oh, okay. Jersey, my question. So, ask ko lang po, what is the rate of suicide niya po ba in the Philippines? Good question, Jersey, kasi again ha, binanggit ko kanina na dumadami yung case ng suicide nung pandemic. Okay, so according to the study from UP, 1.5 million youth, Filipino youth, have considered suicide. Okay, that's year 2021. So when we say Filipino youth, that's from age 15 to 24. Okay, so according to study, yung mga Filipino youth daw noong 2021 study ng yung Filipino youth daw ay they considered committing suicide. Okay, so that's 1.5 million. Okay, so sila yung mga bata na actually yung 1.5 na yan is sobrang liit lang na porsyento kasi we have 19.8 million Filipino youth, okay, as of now. But yun nga, we still considered it as
let's say underreported, okay, hindi nare-report yung rate ng suicide ng Pilipinas ay actually underreported. Ibig sabihin, hindi siya talaga yung true figure. Kasi, you know the reason why? Because of what? May idea kayo kung bakit underreported yung case ng ano natin? Less ng aware suicide? Po sila. Less aware. At meron tayong tinatawag na stigma. Okay, yung parang, alam mo yun yung, ha, pupas, nag-ano siya, nag-psychiatry siya, baliw siguro siya. Alam mo yun, lahat ng mental health condition, illness, ang tawag natin ay baliw. Okay, so, syempre, at mayroon pa din tayong inaano ng mga magulang, diba? Na, may ibang magulang na, sa isip mo lang yan. Yung depressed ka, sa isip mo lang yan. So, di ba, mayroon tayong mga misconceptions, mayroon tayong, yung judgments natin, yung mga preconceptions natin, okay? Preconceived beliefs sa mental health, okay? Lalo na sa depression, kasi ito yung widespread, okay? I mean, it is very prevalent sa mga youth, okay? Ito yung, alam mo yun, yung marami tayong kailangan pang malaman, kailangan natin basagin yung mga misconceptions na yun kasi yun yung nakaka-endanger sa mga kabataan natin na anong gagawin para ma-realize nila that they are important, that they are, that they could be productive individuals, okay? Yeah, that's it. Despite the illness, despite na meron silang ganun, they can be productive in life, they could be successful in life. Alright? So there. Okay. Sorry guys for my cough. Alam naman natin na flu season siguro ngayon. Yes. Kasi pabago-bago yung weather natin. So mag-ingat po tayo. Stay at home. Well, wag po tayo gumala muna kasi as we know, flu season nga po. Pero let's continue. Yes. So, meron po kami ditong busting myths. Okay, gusto ko yung segment ay actually pinipepare ko yung segment ay kasi dati pa lang yan. Do you remember, nanonood ba kayo ng mga past portals? Kasi gusto ko talagang ilagay yung mag-busting myth, yan yung segment ay i-involve sa segment yung busting myth. Kaso yung kulang na sa oras. Ano ma'am, kulang na ba sa oras? Alright, I see. Thank you so much. Basahin mo. Okay, so to Mr. Jack Katay-tay. Thank you for the stars, 35 stars. Thank you so much. Sir. To Mr. Joseph Amorcan, good morning din po, and thank you for the stars. From Ma'am Imelda, thank you din po for the 500 stars. Yay, thank you so much, Ma'am Imelda. Sobrang sobrang thankful kami, sobrang deep yung gratitude namin sa'yo kasi talagang super si Ma'am Melda kasi very supportive siya sa CS Benport. Lagi siya nagsisend ng stars and nagbibigay din siya ng ano sa amin. So parang basically parang siyang sponsor sa CS Benport. So thank you so much, Ma'am Imelda. Okay, so ayan, mag-busting myth na tayo. sige, sino mauna? Well, so we still have the time. Okay, go ahead, Jersey. Pakita mo sa na Jersey. Masahin the first myth we have po is sadness and depression are the same. Okay, so that's a myth, ha? Marami kasi, alam mo ba, yung sadness kasi, actually they are sad, pero sinasabi nila that they are depressed, okay? But in reality, sadness and depression are different, okay? So when we say sad, it's an emotion, it's a natural emotion, it's a response, okay? Doon sa unfortunate event, of course, you would feel sad. And pag sinabi mong sad, fleeting siya. Okay, so ngayon, sad ka, bukas or mamaya, happy ka na, nawala na yung sad mo, hindi ka na sad, maging tatawa-tawa ka na lang na nakalimutan mo na yung event din. So that's sadness. That's fleeting, nawawala siya. That's a mood. Okay? When we say depression, it prolongs. It persists. Okay? So, depressed is sobrang kalungkutan. Okay? It's sobrang kalungkutan. Ang sobrang kalungkutan ay isa sa mga simptomas ng depression. Okay? Porket lungkot ka, depressed ka na. Hindi ganun. Okay? So, pag depressed, sobrang kalungkutan, nawalan ka ng ganang kumain,
you feel hopeless, may suicide ideation ka, ano pa ba, kulang ka sa tulog, like, mabilis ka mairita, poor concentration. Poor hygiene po. Use poor hygiene, may nakakalimutan mo na yung sarili mo, hindi mo na ginagawa yung mga nagagawa mo dati. Okay? At tumatagal siya more than 2 weeks. So that's depression. Okay? So, kapag may mga instances na nalulungkot kayo, at fleeting lang naman, you're sad, you're not depressed. Pero kapag tumatagal siya, umaabot siya more than 2 weeks, at nakakalimutan mo yung mga symptoms, yung mga signs na sinasabi ko, binanggit ko kanina, those are the symptoms of depression. At possible na kapag naramdaman mo yon at na more than 2 weeks persistent yung sadness mo, then, yeah, you may have depression. Okay? So, yun. So, the next naman po is, suicide only affects individuals with a mental health condition. Yeah, that's myth. Okay? Kasi, ang suicide, hindi lamang siya doon sa may taong depressed at may bipolar. Okay? Bipolar, yun nga, condition. Okay? Kasi nagmamanifest din to doon sa mga victim ng abuse. Okay? So nagmamanifest din sa victim ng abuse, doon sa mga, ano pa ba, yung namatayan. Okay? Magmanifest din yan. Ano pa ba? Doon sa mga may relationship problem. Okay? Dysfunctional yung family. Okay? So, nagmamanifest talaga yan. Ano? Kapag nakikita mo palagi kang nag-aaway yung magulang mo or yung magulang mo mismo, silang dalawa nag-aaway. So, yun. Relationship or could be yung mga classmates ninyo dyan na yung mga jowa nila, no? Yung parang nagre-revolve yung buong buhay nila doon sa jowa nila. So kapag nawala yung pag nag-break sila, ayan. So pwedeng maano yun, mag-manifest yung depression doon. Okay, so there are many alam mo yun, yung akala niyo na ano, normal or yung parang tawag niyan, abnormal or basta, I mean yung mga hindi niyo na-expect na mga instances. Okay, yung mga unexpected instances, akala niyo hindi magma-manifest yun, yung depression, actually hindi. Nagma-manifest siya doon sa mga ganong mga instances. Okay? So, maliban sa mental illness, nag-ano din siya sa mga pang-araw-araw natin na experience. Okay? So, yan. Okay po. So, yung sa akin naman po, ito po, more women die from suicide than men. Ayan. Talagang myth talaga. Oh. Good. Good. All right. So, yun yung akala natin, no, na babae, mas maraming babae ang namamatay kaysa sa lalaki sa suicide. Actually, baliktad. Mas maraming completed suicide sa lalaki compare sa babae. Okay. Mas maraming attempts, okay? Teka lang, linawin ko lang. Mas maraming suicide rate or mas maraming attempts sa babae. Pero, attempts lang yun ha. Sa mga lalaki po, more successful. Successful po. Sa mga lalaki. Mas maraming sa mga lalaki na successful yung suicide nila. Why? Kasi pag babae, pansin yung mga babae, very emotional sila. Okay? Umiiyak. Diba? Pag nalulungkot sila, nagka-problema, umiiyak sila. So, crying is actually therapeutic. Okay? Pag umiiyak ka, nare-release yung emotions mo, nare-release yung lungkot mo. Okay? Maliban sa iyak, ang babae kapag nalulungkot, nagsasabi, 'di ba? Sinasabi niya sa mga friends niya, binabanggit niya, kinikwento niya. So, isa 'yun. So, talk therapy tawag doon, okay? So, simpleng pag-share lang ng problema, nakaka-release 'yun. Okay, ng nararamdaman nila. Okay, yung pain sa loob nila. Okay, as compared sa men, kasi sa society kasi natin, hindi lang dito sa Pilipinas ha, but I think all over the world. Kasi sa ancestors natin, yung men, di ba, dati pa lang, yung men ay provider ng family, di ba? They're the provider. So, dapat strong sila. Kasi aside sa provider, sila yung nagpo-protect sa family. So, dapat strong yung image nila. Okay? So, nandun yung parang machismo ba tawag yan? Masculinity ba tawag yan? Patriarchy po. Oh, patriarchy. Ganun. Di ba? Yung parang image na strong. Okay. Kaya
kaya hindi sila pwede, nasa isip na hindi sila pwedeng magpakita ng emotions ng weakness. Okay? Kasi vulnerability nila yun. They have to be, nandun yung parang mask, no? You're putting their mask na, they're putting a mask na kailangan strong sila when in fact, durog na durog sila sa loob nila. Okay? So, wala silang hindi nila nalalabas. Inaano lang nila. Ang tawag niyan, parang kinikip lang nila hanggang sa ma-explode na sila. Tama ba, men? Tama ba, mga boys? Okay, so ganun sila yun. Kaya mas marami silang completed kasi hindi nila nalalabas yung mga emotions nila. Tinatago nila. And they have to maintain that image na ganun sila. Ganun. Okay po. So for the last one I have here, taking medications is the only treatment. Okay, so kung napapansin niyo dun sa mga pumupunta sa office ko, yung nag-undergo na ng counseling, di ba may mga series of ano questions ako, nagtatanong ako, minsan pa nga, ginagawa ko, nagpapatest ako. Actually, yun ay assessment namin yun. So, ina-assess namin kung itong batang to kailangan ba to, or itong taong to kailangan ba ng medication, or itong batang to ay therapy lang sa kanya, hindi na kailangan ng medication. So, hindi naman lahat ng cases ay binibigyan ng gamot. Okay, hindi lahat ng mga mental health conditions ay binibigyan ng gamot. Okay, meron ding mga therapy lang. Okay, meron din na counseling, as in counseling lang pwede, okay na sa counseling. So, yun. So, hindi kami basta-basta nagbibigay ng gamot, nag-recommend ng gamot, unless kailangan talaga. Okay. So that's it. That's the boxing myth. Alam niyo na yung mga myth. I hope na may natutunan kayo and just drop your your thoughts, okay? Your thoughts and feelings regarding our sharing today. And yeah, anong natutunan niyo doon? Go first for Jersey. I think really important po talaga yung magkaroon po tayo ng Suicide Prevention Month kasi mas dumadami siya, especially nowadays sa mga teenagers, hindi lang sa mga teenagers kundi rin sa mga bata and sa mga matatanda especially. Yes, exactly, hindi lang talaga sa mga bata. I'm actually naalala ko pala, magsha-share ako ha. Kailan yung unang kayo, tatanungin ko rin kayo. Kailan yung unang narinig niyo yung salitang suicide? For me po, siguro mga around the age of 11. Oh, ilang taon ka na ngayon, Jersey? 15. Ah, oh, okay. Bago pa lang. Okay, how about you? I can't remember eh, kasi dati pa lang, nung bata pa ako, ma'am, nire-review ko na yung mga news. So, marami, tumataas yung mga suicide rates and so on and so forth. So, I'm not sure kung anong age ako nun, pero I'd estimate about 6 to 9. Ah, oh, okay. That's great. Actually, parehas tayo, Janus. Na ano ko na yung salitang yan, elementary din ako, okay? Kasi, pag pumunta kasi ako sa school, dumadaan kami sa bahay na yun. At yung bahay na yun, actually, schoolmate ko yun. Bahay yun ng schoolmate ko. Okay? May nangyari kasi dun eh, nung time na yun. Umuwi ako, maraming marites sa bukid eh. So yun, namatay yung mama ng schoolmate ko dahil nag-suicide. Okay, so doon ko naunang suicide. Tapos, mama niya, ilang taon na yun, mga 30 plus siguro. So, basically, matanda na rin, di ba? Adult na siya, di ba, na namatay siya. So, hindi lang bata, pati na rin yung mga matatanda. Okay? So, ayan po. Kapag may problema po kayo, okay, i-share niyo po. I-share niyo po sa taong pinagkakatiwalaan ninyo. Okay, kung pwede mag-seek kayo agad ng professional help. Okay? So kung ayaw niyo, so pwede kayo mag-talk regarding your problem sa ano niyo sa kakilala ni or friend ninyo na talagang pinagkakatiwalaan ninyo. Okay? And also mamaya during break may papakita ako sa inyo ng video kung paano yung mga ways on how to maintain your mental health. Okay? So 'yun. Ilang minutes na, ma'am? Okay, so next segment po is Sir, you'll be with Sir Perry. Okay. Alright, thank you so much and say goodbye. Goodbye.
Goodbye po. Bye po. Bye. San Bartolome de Novaliches. Sound check. Today, 1, 2, check. We gather here to honor and celebrate the life of one of the most revered saints in the Catholic tradition, Saint Bartholomew. As we watch these videos, let us reflect on Saint Bartholomew's virtues and how we can apply them to our own lives. May his examples inspire us to be courageous in our faith, humble in our dealings with others, and steadfast in our commitment to spreading God's love. Without further ado, let us begin this enlightening journey into the life and virtues of Saint Bartholomew. Thank you. His faith and conversion are also virtues that speak to me. Saint Bartholomew's initial skepticism and subsequent recognition of Jesus as the Son of God teach me the value of questioning, seeking understanding, and allowing my faith to grow. I am encouraged to cultivate a personal encounter with Jesus, to seek His truth, and to be open to the transformative power of His grace in my life. Authenticity and integrity, which Saint Bartholomew exemplified, are virtues that I strive to emulate in my interactions within the school community. I am reminded to be genuine,
sincere, and honest in my words and actions, reflecting the values and teachings of Christ. By living with integrity, I can contribute to a positive and trustworthy environment where others feel respected and valued. St. Bartholomew's commitment to witness and evangelization serves as a challenge for me to actively share my faith with others. I am called to be a light to those around me, to live out my faith in a way that inspires me and encourages others. Whether through acts of kindness, offering a listening ear, or share the gospel, I can make a difference in the lives of those I encounter. St. Bartholomew's martyrdom and sacrificial love confront me with the reality of selflessness and commitment to Christ. While I may not face the same extreme circumstances, I am reminded to be willing to make sacrifices for my faith, to stand up for what is right, and to bear witness to Christ's love in all aspects of my life. In conclusion, St. Bartholomew's life and virtue provide a rich foundation for personal reflection and growth within the context of Colegio de San Bartolome de Nova Leaches. By embracing his example, I am inspired to deepen my discipleship, strengthen my faith, live with authenticity and integrity, share my faith boldly, and be willing to make sacrifices for the sake of Christ. These virtues I can contribute to a vibrant and faithful CSBN as a Catholic school community that bears witness to the transformative power of Christ's love. Welcome to Usapang Pagpapahalaga. At magandang umaga, at sana po ay nasa in God's hand po kayo lahat. Okay, so napapansin nyo may mga kasama po akong nagagandahang mga grade 10 na mga mag-aaral. At syempre, papakilala po sila isa-isa. Sige. Good morning po everyone. My name is Jana Beatrice C. Malabanan and I am from Grade 10 Charity. Grade 10 Charity. Hi everyone, I am Alessandra Jane M. Albat, also from Grade 10 Charity. Good morning, I am Risabel Arasi Castrillo, also from Grade 10 Charity. Okay, so anong section? Charity. Anong section? Charity. Charity. Okay, so isang section lang pala ito, no? At syempre, abangan natin maya yung ating pag-uusapan ay yung, ano yung topic natin ngayon? Hiya at pakikisama. So, ito po ay usapang pagpapahalaga. At mamaya makikita nyo yung dalawang mukha ng hiya at pakikisama sa ating mga kultura at sa ating mga values, no? Ng mga tayo, mga Pilipino. Okay. At syempre sa ating mga mag-aaral, welcome na welcome po at sana ay masundan niyo po yung ating pag-uusapan ngayon dahil kasama po ito sa ating saan? Sa ating subject. So may sasagutan kayo mamaya na prepare ng aking mga guest dito po. So umpisahan natin. Ano po yung ating pwedeng pag-usapan tungkol sa ating topic, sa ating paksa, hiya at pakikisama. Siguro po yung mga examples po or experiences po namin sa hiya at pakikisama. Para po sa akin, ang hiya, pag naiisip ko po ang hiya, naiisip ko po yung pagpunta po natin sa bahay ng mga kaklase po natin. At yung ang hiya po kasi, ito ay isang self-conscious emotion. So, aware po tayo sa ating sarili o sa Tagalog, mulat sa sarili. Okay. Aware tayo sa ating sarili at mulat tayo sa sarili. Ikaw? Yung hiya po for me po, halimbawa po, yung may napansin ka pong negatibong bagay sa kaibigan mo, pero nahiya ka pong sabihin sa kanya kasi baka po masaktan mo po siya. Katulad po ng sinabi ni Jana, isipin mo po kasi yung mga consequences kapag sinabi mo po yung negatibong bagay na yun sa kanya. Okay, thank you Alessandra. Maganda yung mga isipin mo muna, no? Kasi dalawang mukha itong ipapakita natin ngayon, kasi yung hiya at pakikisama, no?
So yung negatibong pananaw natin at yung positibong pananaw natin sa hiya at pakikisama. So ano pong masasabi mo po? Yung akin naman po is yung pagdating sa pakikisama. Para po sa akin, ang pakikisama po is nagpapahayag ng kakayahan ng isang Pilipino na makibagay o mag-adjust. Isa po sa example dito is sa circle of friends or sa mga social gatherings na meron po kasi, sa usual na po kasi sa mga magkakaibigan, pag hindi ka po sumaba sa gala or sa ganunong event, isipin nila sa'yo, ay boring ka, ayaw mo sumama, ayaw mo makisama sa amin. Yung ganun, hindi mo kailangan maramdaman yung guilt dahil hindi ka lang sumama sa particular na bagay na ayaw mong gawin. Kasi ang pangit naman gawin yung bagay na napipilitan ka lang. So, ano pang purpose nun kung napipilitan ka lang naman? Okay, so pag tinignan po natin yung ating pinag-usapan niyan, hiya at pakikisama. Sa isang aspeto, bakit nga ba tayo sinasabihan mahiyain siya? Anong sa palagay niyo yung pag sinasabihin itong anak ko, pag sinasabihan tayo ng mga tao or ating mga magulang, ang anak ko kasi mahiyain. Ano kaya ang dating sa inyo? Siguro ang interpretation po kasi ng mga magulang pag sinasabi nilang mahiyain yung anak nila is yung hindi sila marunong makisocialize or hindi sila makipaghalubilo or makipag-interact sa ibang tao. So I think yun yung perception nila when it comes to mahiyain or hiya. Ah, ganon. Yung talagang yung perception. I like the term na ginamit mo, perception. Okay? So, Jana, ano masabi mo? Ang hiya po at pakikisama, they go hand in hand po kasi yung may relationship po sila. Katulad po nung sinabi ni Rizabel, ayun nga po, pag sinabi pong mahiyain po yung anak ko po or anak niyo po, ganun po, ang ibig sabihin po nun is hindi po siya nakikisama or hindi po siya nakikipag-usap sa, or hindi po siya nakikipag, halubilo nga po sa ibang tao or sa mga peers po niya. Okay, so sa'yo naman, Alessandra? Yung sa pagiging mahiyain po, minsan po kasi, iniisip po muna natin yung sasabihin natin bago po tayo magsalita para po maiwasan natin yung para po maiwasan natin na makasakit ng damdamin ng mga ano po kapwa po natin. Okay, so in short, hindi yung mga perception na pag sinabing mahiyain ay negatibo agad, no? Kasi sinabi pa nga natin, ang pagiging mahiyain, una ay aware tayo at na-re-respeto natin yung mga taong nasa paligid, no? Yung, for example, may bisita po tayo sa pamamahay natin. Di ba minsan nagtatago ang mga ano? Nagtatago yung mga anak, di ba? Yung kayo, nagtatago kayo. Pero hindi nangangahulugan na ano po, yung talagang na mahiyain in a negative way kung hindi nahihiya because nandoon yung mataas na pagrespeto sa inyong bisita. Ganon, di ba? Okay. So, paano naman kung kayo po ay tinatawag sa classroom, no? Pag kayo ay nagre-recite, pag kayo po ay nagsasalita sa harap, ano dapat ang inyong gesture? Kasi yung term na ginagamit palagi natin, mahiyain ito. Mahiyain. Kaya pagdadating sa pag nagre-recite, parang lalo na pag pinapag-pray, di ba? Talagang ano eh, di ba? Parang nag-chat-chat siya or ano, di na maintindihan. Ano kaya ang sa tingin yung mga ganyang gesture? Dapat po may confidence po tayo sa sarili natin. Confidence, dapat ang nide-develop pag nagsasalita tayo. Hindi dapat, sabi nga, dapat hindi tayo mahiya. Ipakita natin na tayo ay confident enough. Tapos, ano po ba yung pag tinuturuan kayo pag nung pagiging confident sa pagsasalita? Ano kaya yung naiisip nyo? Ano kaya yung pakiramdam nyo po? Siyempre sa una, bilang extrovert ka sa, so hindi ako familiar sa word na hiya. Mm-hmm. Although alam ko kung yung time
para mahiya or kung ang gawin dapat yun. So, sa mga first-timers siguro, pagdating sa confidence, yung iba syempre, of course, nine-nervous. Yun din yung isang part ng hiya, yung takot ka na i-judge ka ng ibang tao or mapahiya ka sa ibang tao. Ayun pala. Ikaw, Jana? Ang confidence po kasi is nasa sa inyo po yan. If you believe in yourself, so magkakaroon ka po ng confidence to speak in front of people and to recite. So, yan po. Okay. Tama po. Kapag may confidence ka po, hindi mo po kailangang iisipin ng iba or opinion ng iba sa sa'yo. Kasi po naniniwala ka po sa sarili mo. And mawawala po yung duda mo po sa sarili mo kapag may confidence ka po. Okay, so dapat pinapalitan natin. Kaya nga sabi ni Martin Derigay, walang magandang dulot ito kagaya nangyari sa labas ng school campus. Pero hindi naman talaga ako mahiyain. Kaya't magbabagong buhay na ako. Di ba? Ang ganda. Thank you, Martin, ha? Galing ng iyong mga message dito, ang kasagutan, no? So, no, yung tama po kayo, no? Hindi dapat napapanghinaan tayo ng loob, no? Dapat po, mauna natin yung para na lalabanan natin yung kaba, yung tawag natin nahihiya, dapat yung muna nagpre-prepare tayo bago po magsalita. Minsan, naunahan tayo sa ating takot o hiya, kaya nade-defocus po tayo sa ating pagsasalita. Ayun. So, yan po yung hiya part. Paano naman yung pakikisama? Eh, ano naman ang masasabi nyo sa word na pakikisama? Ayun nga po yung sinabi ko po kanina na ang pakikisama, ito yung kakayahan ng isang tao na makihalubilo and yung kooperasyon, yung pagkakaisa. So, ginagamit natin to usually groupings, yung nga sabi ko kanina, social. Sa na the challenge po dito na, sa atin yung paano tayo makisocialize. Sige, go. Tapos, pakikisama, hindi lang po yung magandang kaugalian doon, hindi lang po natin iisipin na napipilitan lang po tayo, di ba? Kasi dalawang mukha ang pinapano natin dito, yung negative and positive side ng pakikisama. Hindi yung dahil lang sa ano, ayaw mong magalit sa iyong mga kaibigan maski hindi, and ayaw mo, sige, gusto mo na lang gawin yung pinapagawa nila, di ba? Mali din po yon. Kaya nga po, nagiging kultura, nagiging Filipino values po ito natin, dapat po tingnan natin yung paano natin labanan in a positive way yung hiya at yung pakikisama po natin. Okay? So, ano kaya yung katanungan? Ano para makasunod o makasali ang ating mga viewers? May tanong po tayo sa kanila? May tanong tayo na nakahanda? Yes. Sige. Kung para po sa inyo, ang hiya at pakikisama po ba ay negative or positive? Dahil po may sarili-sarili po tayong opinion at experiences, gusto po namin marinig ang inyong pananaw. Okay, so yan ha, ulitin po natin. Ano yung ano? Ang para malaman ng mga viewers po natin, dahan-dahanin natin ang katanungan. Kung para po sa inyo, ang hiya at pakikisama po ba ay negative or positive? Ayan. Yun po, no. Tapos sabi ni Ma'am Imelda Makawili, yan ang ating star sender, no? Isa sa star senders ngayong araw na ito. Okay, sabi niya, kapag mahiyain tayo at hindi tayo nagsasalita, sa isip natin, alam natin ang gagawin natin. Pero, naunawaan tayo ng hiya. Lumalabas, hindi mo alam iyong gagawin mo. Matataranta ka, kakabahan ka, at hindi ka magpapakali. Yun po yung sabi ni Ma'am Imelda. Ang galing, ano? At sabi ni Ryan Rinyon, yan. Ang pakikisama ay pakikipag-socialize o pagtutulungan sa bawat tao. Lalo na
Kung ang mga taong nagkakamali, we need to correct them in a good way. Itama natin ang pagkakamali nila, tulungan nila sila maging mabuting tao at mabuting Kristiyano. Huwag na natin i-chismis o ipahiya ang mga taong nagkamali sa halip na turuan natin sila at bigyan ng gabay sa kanilang mga ginagawa. Okay, so thank you rin yun at maganda yung sinasabing fraternal correction. So, salamat po at sana na pulot ay may natutunan po kayo sa ating pangatlong topic na hiya at pakikisama. At balik natin sa ating directors para sa ating mga paalala. So we are in another episode of our program, yung Let God's Word Guide Us. So I want to share with you what do we do when someone has wronged us, when someone has offended us, or when someone has caused us pain or has hurt us, no? At ang gagamitin nating scripture passage to guide us is taken from the Gospel of Matthew, chapter 18, verses 15 to 20. So, yun yung question, no? What do we do when someone has hurt us, has caused us pain, has wronged us, or has sinned against us? So first of all, probably it will help us a lot if we try to understand and accept the fact that no one is perfect. So wala pong perfect individual. Only God is perfect. Of course, Jesus the Son, and of course, our Blessed Mother. Pero for most of us, if not for all of us human beings, we are basically good, but we have the inclination towards evil. So we do commit mistakes. We do cause pain, and we do utter hurtful words or do some things that may cause pain or sin against another. So kung tayo ang recipient ng pagkakamali, ano ang kailangan natin gawin? So sa Matthew verse 18, 15 to 20, napakaganda ng payo, no? For someone who has sinned against us, let us go and tell him his or her fault and between you and him alone, no? So yun yung maganda sa gospel passage, na to talk privately to the person, to confront him nicely, and tell him na sinaktan mo ako. Kayo lang dalawa dapat. So as private, as personal as it is, ay mas maganda siya. So alam nyo, no? Isa sa pinaka negative na kultura natin ay na hindi masyadong makakristiyano is to talk about these two others, no, para tayong marites, binabalita agad natin yung fault ng nakasakit sa ibang tao. However, ang Jesus, ang approach ni Jesus based on this gospel passage is to talk privately to the person who has offended us. Para naman ay mapag-usapan between you, the one who is offended, and the offender, no? Dapat personal and private.
So, mas maganda nga talaga ang face-to-face. Although, ngayon, sa panahon ngayon, pwedeng chat. Pero it will still be advisable kung pwedeng face-to-face. And then, if the person who has offended us will not listen or will be defensive, yun na. Ang pinapayo dito sa gospel is to bring others na medyo matured into the usapan para baka may makatulong, makapag-facilitate para maayos yung problema, maayos yung issue, o ma-correct man yung fault. And then, ang sinasabi sa gospel, if hindi pa rin siya makikinig, hindi pa rin niya i-value yung effort na binibigay natin para ma-correct siya, ayun na, no? To bring the matter to the church. Ibig sabihin nito ng church is the community. So, there we go. Meron tayong mga levels kung paano natin aayusin yung conflict. Ito, maganda dito sa gospel passage. Again, it's taken from the gospel of Matthew, chapter 18, verses 15 to 20. We are being taught na number one is to confront the person who has offended us privately and personally, if possible. Kayo munang dalawa, the offended and the one who was offended and the offender. And then second is, kung hindi makikinig, to talk and present two or three who can facilitate so that the conflict will be solved or the error or the sin can still be corrected. And if not, we bring the matter to the community, the Christian community, who is concerned also for the growth of the one who is offended at saka yung nakasakit. So, ito po ang matututunan natin. So, good luck po. At alam naman natin, no one is perfect. Darating ang time na may makakasakit sa atin. So, sana tandaan natin na as much as possible as Christians, let us do no harm to others. And if we do harm, we have to say sorry, or we have to tell the other person na I was hurt and we need to do something about this. Okay? So, God bless us all. Let God's word guide us. Thank you.
Okay, welcome back po sa ating episode o sa ating programa ngayon na usapang hiya at pakikisama. So dito po ang ating mga tatakbong student SAB Coordinating Board. Okay. So ngayon papakilala sila. Ang aking tanong lang dito sa inyong grupo, kung paano nyo na-apply doon sa platform nyo yung dito sa ating community, yung hiya at pakikisama in a positive way. Okay, sige, pakilala muna kayo sa party name nyo at saka yung program nyo sa platform nyo. Okay, go! Okay, good morning sa inyong lahat. Kanina nag-host na ako dito as for the first segment, guys. So I'm Mr. Janus Orden Arbadel, running for the presidency from the Slade party list. So yung Slade ay meaning noon, yung acronyms noon is basically Student Leadership Alliance for Youth Empowerment and Development. I'm Yana Liboon, running for the position of Vice President under Slade party list. Yana Liboon, Vice Presidenteng maaasahan sa kahit anong larangan. Kaya halina't iboto si Yana at sabay nating isulat ang bagong pahina. A pleasant morning to all. I am Jasmine Hermel S. Isles, a student from Grade 8 Simplicity, running for the position of the Student Coordinating Board Secretary. Kung gusto niyo ng inklusibo, sa chinita kayo bumoto. Thank you. So, good morning everyone. As you already know, I am Jersuel P. Solis, running for the position of President under Wisely Party List. Hi everyone, I am Lucky Andre P. Estropia, running for the position of Vice President under Wisely Party List. Remember, if you want to be happy, just vote Lucky. Hello everyone, I am Zoe Isabel A. Torres, running for the position of Secretary under the Wisely Party List. I'll go beyond and be the voice of everyone. Vote for Wisely. Yung ating naman, ano po, paman natin ano po, yung platform nyo, yung kanyong platform, paano na-apply yung hiya at pagkisama? For us po, we have a platform called Freedom Wall. And this can help students in a way na parang pwede sa hindi sila mahihiya sa pag-voice out ng feelings, emotion, ng feelings or suggestions or ideas nila for this school year. Sa Freedom Wall, pwede silang mag-suggest or mag-voice out doon. And kami yung mag-amplify para doon. And connected siya sa hiya kasi pwede, hindi sila mahihiya na parang mag-suggest and mag-voice out and we also have the platform called the Emergency po. So pagdating dito, alam naman natin na minsan nakakalimutan natin magdala ng stuff related sa hygiene. So pagdating dito, gusto namin na maging comfortable tayo pagdating sa isa't isa and magtutulungan tayo lahat. Which is, makokonnect natin siya sa pakikisama. We want everyone to help each other. And dito sa platform na to, we think that it would be a great factor para ma-improve yung unity dito sa school natin. And we also have the platform called the School Newspaper. Sa School Newspaper, of course, may enhance yung skills ninyo when it comes to writing. And of course, hindi lang yun. Sa pakikisama, makakapag-share tayo ng knowledge and events na mangyayari kada month dito sa school natin. As I said earlier, mas maganda if may unity tayo sa school natin. And of course, pagdating sa hiya, gusto namin na ma-build yung self-confidence ng bawat isa. So as for our party list naman po, we have Talent Show as one of our platforms. So alam naman po namin na very talented po ang mga CSBians. So in this platform, mabibigyan po ng chance para ipakita ng mga CSBians ang mga talents nila and to enhance their skills and to boost their confidence and para mapakilala nila yung sarili nila and to let everyone know that they have that talent. Pangalawa, we have Theater Play. Ito ay makakatulong para mapabuti ang ating confidence dahil maipapakita natin ang ating critical thinking, creativity at ang ating cooperation skills upang makagawa tayo ng magandang play.
So the next platform that we have po is English Expo. So it's basically an English month celebration. And dun po sa platform na yon, ma-enhance po natin ang English speaking skills po natin and yung mga capabilities natin like writing, public speaking, and many more other skills. And of course, nakaka-boost po siya ng confidence kasi dun mo mapapakita sa iba yung mga skills mo and to show off your talents. So, sa pakikisama naman po, meron po kaming charity box. Dito po, aim po ng platform na to ay magdagdag ng donation para po sa mga charity. Dito po, meron po kaming box wherein doon na po sila maglalagay ng donations and i-add po yon sa donations ng church para maibigay sa mga nangangailangan at sa mga charity. Then next, we have the body system. Dito po, goal ng platform na to ay tulungan yung mga nahihirapan na estudyante sa academics nila by having a partner na nag-e-excel sa subject na yon para madali nilang maintindihan yung lessons na nahihirapan sila. Okay, so narinig nyo naman yung platform nila at talagang nai-concise nila doon sa tema natin ng hiya at pakikisama. So alam nyo na po mga CSBians na suportahan natin at kayo po yung sa tingin nyo na makakatulong sa ating school community. Palakpakan po natin ang bawat isa. Thank you very much po. Ano po yung isa? Ang Live, laugh, love, Slade. Okay, yung isa naman? Wisely po. Vote surely, vote wisely. Okay, thank you very much po. So, we are in the last segment po ng episode 4. Tama ba, Ma'am Charmaine? Yes. Year 4 ng the CSBN portal. And we would like to thank all of our viewers, whether dito po sa ating school community, and of course, yung mga dating taga-CSBN, and our viewers na loyal, especially si Ma'am Imelda Makawili, some of the students na nasa STI na ngayon, yung iba nasa National University, they are also watching together with our school community. So, a very, very important announcement lang, Sir Perry, Ma'am Charmaine, is this coming Saturday, for the first time, September 16, ang CSBN will be organizing a program for our new parents and new guardians. Ibig sabihin ng new, mga bagong lipat po ito sa CSBN. 9 to 11 o'clock sa Leliu de San Bartolomeu Events Pavilion. Dito po yan sa basement ng San Bartolome de Novaliches Parish. This is a time for you to get to know our school director, Reverend Father Albert N. Delbo, PhD. And at the same time for you to witness yung oath-taking ng mananalo sa Student Coordinating Board. You saw already some of our candidates kanina. And those officers naman na may elect sa Parent Coordinating Board. And at the same time, for the very first time sa ating history ng school,
we will have the pinning of ranks. Yung mga middle management officers ng CSBN will be given a pin in recognition of their position of leadership sa ating paaralan. So yun, Sir Perry and Ma'am Charmaine, ang ating main event sa Sabado po yan. Ha? Sabado, September 16, 9 to 11 po. Please do not be late sa CSBN po. We do not practice the Filipino time. We follow the Filipino standard time. When we say 9 o'clock, 9 o'clock siya. Ikaw, Ma'am Charmaine, Sir Perry, may announcement? Yes po, sir. Siguro sa ating mga viewers ngayon, matatandaan po natin, sir, last Monday, during our line formation, nagbanggit yan yung mga hashtag-hashtag mm-hmm. sa mga viewers para magamit po natin yon. Oh, okay, oo. Sir Perry, yan, tama si Sir Perry, no? You may also support us sa commenting nyo, no? Hashtag The Green Centurions. Ibig sabihin po, yung mga enrolled students and their parents for this academic year. Meron din po tayong hashtag We Love CSBN. Ito na po yung mga graduate na sa CSBN, mga dating employees ng CSBN, mga dating teachers na nakikinood po sa atin at yung mga family members and relatives close to us. Meron pa po tayong hashtag na CSBN Loves Mother Nature. So this is also a hashtag na ina-identify natin yung program ng school that is very, very important. Our participation in the global warming and against global warming and against love for Mother Nature. So far, Sir Perry, yun ng ating, meron pa pala, yung hashtag CSBN, CSBNian Tomasian. Yan po ay para sa senior high school naman natin. Ano? So, meron pa ba? Charmaine. Wala. Wala na. Okay. So, may mga activities na ipapagawa lang ako sa mga learners natin, sir. Pero later na lang, hindi ko na lang muna i-announce ngayon. Kasi wala pang definite na date. Okay? Pero gusto ko din magpasalamat kay Ma'am Judy. Hi, Ma'am Judy. Nabasa ko yung ano mo, yung message mo, yung comment mo. So, oh, yes. Nabasa ko rin yun tungkol sa mental health, po. Diba? Yeah. Thank you po sa lahat na nag-respond po doon at lahat ng nag-comment, okay? Nagbigay ng thoughts nila during the first segment po. Siguro suggestion ko, very Ma'am Charmaine, very enlightening yung topic na yon. Siguro baka kailangan nating ulitin yung mga usapin tungkol sa mental health, no? Yes po, sir. Actually, sobrang limited lang ng time kanina, sir. Yes, kaya I'm very mindful doon sa oras. So, yun lang mga important details. Yung super important, okay? Yun lang yung nilagay ko. I mean, sinama ko. But actually, sir, next month is Mental Health Month. So, mas mapapa-ano po namin. Sige, paano natin mapapaibayuhin yung ating programa? We would like to apologize po, no? Pero magiging strict na po tayo kasi ang CSBN po, yung ating program, the CSBN portal is recognized already by Meta. Ano, yeah. Na talagang may mga stars na po tayo, tapos eventually magkakaroon na tayo ng ads on reels and kung ano yung mga program natin. I-restrict po natin yung mga student na lumalabas po sa ano, kasi syempre mga minor sila, we will be having a consent form from their parents. Di ba, Ma'am Charmaine, yung gagawa yes, niya po, sir. Under your office? Child protection policy. Okay. Yeah. Kasi di ba, may data privacy para yung mga mukhang lalabas dyan ay talagang with the consent of their parents. And please, mga learners, no, makikiusap si Sir Paul sa inyo, no? Huwag mo na po kayo mag-attendance during the CSBN portal, no? Yung mga mentors and advisors, maghanap po kayo ng paraan kasi pag nag-a-attendance, lumalabas yung pangalan ng bata, yung grade level niya, may section pa. Uso din po yung mga human trafficking, kidnapping. We don't want our learners to feel unsafe po. Marami din pong may masasamang loob sa virtual environment. So, mag-iingat po tayo ha. Again, last na po sana to, no? Huwag po kayo mag-a-attendance during the CSBN portal, no? Maghanap po tayo ng ibang paraan na i-signify ninyo ang inyong presence by comments or mga heart, yes. Kung ano-ano pa, no? So may mga stars 'yan. Okay.
yung mga ano na mga questions or mga doon sa pinag-uusapan. Oo, ano, maganda nga yung ganun. Yung ano, interactive sila. Yun, ang hinahanap natin. Gusto namin yung interactive yung magiging Tapos meron pang dinidisplay dito sa Sir Perry, no? Meron po tayong good news na ang CSBN po, ang ating paaralan ay nag-iisip na makipagka-tie up po with the Claritian Community Claret Foundation, Claritian Communication Foundation Incorporated. Sila po ang nagpa-publish ng Bible Diary, pang-araw-araw, 2024, Pandesal, Daily Gospel. Ayan. So magkakaroon siguro tayo eventually, Sir Perry, ng Memorandum of Agreement and Understanding at sa kanila din po ang Christian Community Bible. Yun po yung encourage natin, Sir, kasi di ba, the primacy of the word hindi na-develop natin dito po, Sir Paul. Catholic school tayo, di ba? Yes po, Sir. Kasi may dalawang version naman po ito, may English at may Tagalog. Pero mas maganda kung talagang ano nyo, yung Tagalog, namumutawi po ang mga salita. Lalo na sa programa ni Sir Perry na usapang pagpapahalaga. Oh, yeah, i-correct kasi nakalagay doon, ma'am, usaping. Okay, sige. So, as usual, wala na po tayong announcement? Yan na po, wala sir. Wala na po. Sige, pasensya na po. Medyo na-extend tayo kasi gusto ni natin supportahan yung mga tumatakbong officialis ng ating Student Coordinating Board. So, as usual, hinihiram po natin ang ating final song kay Danny and Marie Osmond na dating programa sa TV po, 1970s. Okay, 1, 2, ready, go! May tomorrow be a special day. May you find love and laughter along the way. May God keep you in His tender care till He brings us together again. Goodbye, everybody! Nathanael Yans, let us put ourselves in the most holy presence of the Lord in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious Lord, as we come to the end of our fourth season of the Portal Online Program Show, we thank you for the journey we have undertaken together. We are grateful for the opportunities we had to share our knowledge, talents, and experiences, and for the impact we were able to make on our viewers. We thank you for the success of this season, for the valuable discussions, insightful interviews, and meaningful content we produced. We acknowledge that all our achievements were made possible through your guidance and grace. As we conclude this season, we pray for your continued blessings upon our team and our school community. May we carry the lessons we have learned and the experiences we have gained into the future. Give us the wisdom, strength, and determination to improve and grow as Christ's disciples. We also lift up our viewers and audience members to your care. May the messages we shared resonate with them and inspire them to pursue knowledge, truth, and excellence. Bless them with understanding, open hearts, and receptive mind. Finally, we offer our gratitude for your constant presence with us throughout this season. May your love and grace continue to guide us in all that we do. May our efforts always reflect to your light and bring glory to your name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen.